Muli isang pinagpalang araw ng Panginoon sa ating lahat. Nabasa ko po ang isang pangyayari sa US, sa Virginia. Isang pastor, si Gerald Glenn, 66 years old siya. Siya po ay founder ng Deliverance, New Deliverance Evangelistic Church sa Chesterfield sa Virginia. Namatay po siya ng COVID-19 virus. Kanya pong dinify, sinaway ang mga babala tungkol sa pag-anib ng pagtitipong ng mga iglesia sa panahon ng pandemya. At siya ay matapang talaga na nagpatuloy sa pagtitipon sa kanyang iglesia at nangaral. Ang sabi niya, malibang ako'y nasa kulungan o nasa ospital, hindi ako titigil ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya nga po, dahil doon ay kanyang na-contract ang virus na COVID-19, siya po ay namatay. Ang kanyang buong pamilya na-contract din ng COVID-19. Ang kanyang kongregasyon na-contract din ng COVID-19. Nakalulungkot po ito. Mahanga ako sa tapang ni Pastor Gerald Glenn. Kanyang talagang pinaniniwalaan ang Diyos, Jesus, ay higit sa mga pandemya. Totoo po iyon. Ngunit makikita rin natin na hindi niya tinignang mabuti yung kaseryosohan ng COVID-19 na nakamamatay. Kanya, imbis na talaga siya'y nakatulong sa pagsawata ng COVID na ito, siya ay namatay, ang kanyang buong pamilya ay nagkaroon ng COVID, ang kanyang iglesia ay nagkaroon din, at ito'y kumalat pa. Habang inahangaan ko siya, gayon na talagang dapat tayong masusing mag-ingat sapagkat imbis na tayo ay makatulong, ay makari tayong maging kapinsalahan. Maraming mga batiko sa kanya dahil sa kanyang irresponsableng ginawa. Pero sabi ko nga, inahangaan ko ang kanyang tapang. Alam natin sa panahon ng COVID-19, meron tayong prevailing ECQ, lockdown, dahil sa virus na ito. Ang mga gathering, katulad ng mga iglesia, ay hindi muna pwedeng gawin. Yan ang nagigbatas natin sa ngayon. Pero hinahangaan ko ang mga pinuno ng mga iglesia, sapagkat bagamat naka-lockdown, walang pagkakataong magtipon ang mga miyembro. Gumagawa sila ng kani-kanilang mga paraan upang abutin ang espiritual na pangangailangan ng mga miyembro. Kanya ako po ay nagagalak sa mga ganitong mga kaparaanan na hindi sila nanatili lamang na nakatago, walang ginagawa sa panahon na ito. Ngunit sila ay nagsikap para maasikaso ang espiritual na pangangailangan ng kanilang iglesia. Ngayon, kailangan po nating balansihin yun, makikita natin. Mayroong mga iglesia nga, nag-cancel ng pagsamba altogether, lahat, wala talaga silang ginawa ngayon. At pinayuhan lang ang mga miyembro na magsamba, manalangin sa kanilang bahay. Mayroong nagre-record lang ng kanilang mga sermon, tapos pinapadala sa iglesia para pakinggan. Mayroong nagla-live streaming lamang ng pastor ng kanyang sermon. At mayroong katulad natin, talaga buong worship service ay naka-live streaming, sumasamba ang lahat ng mga nakikinig. At dahil dito ay nabasa ko sa mga artikulo rin tungkol sa mga naging konklusyon ng mga nag-oobserba sa panahon natin ng pandemya at ng kalalagayan ng pagsamba ng mga iglesia. Ito nga ang kanilang sinabi na ngayon meron ng bagong modelo, new paradigm sa pagsamba. Yung pagtitipon sa iglesia ay hindi na siya magiging kasing halaga
mula ngayon hanggang matapos ang pandemya bilang paraan ng pagsamba at makaabot sa mga tao. Ito po yung isang konklusyon ng karamihan, ng marami sa panahon na ito. Tayo nga dito sa iglesia, sa ating live streaming, meron tayong 5 linggo na nagkakaroon tayo ng live streaming at nakamamangha po ang resulta. Mahigit 1,000, halos 2,000 ang mga nakikinig o nagpa-participate sa ating live streaming. At maraming nagko-comment na sila ay napapala, maraming tanong, maraming mga nagko-comment. Pero ang karamihan po doon ay hindi miyembro. At nakakamanga na mga taong hindi ko kilala ay nag-e-express ng karilang pagpapasalamat at pagpapala sa mga live streaming worship services natin. Napakabilis umabot ng live streaming na hindi normal na kayang gawin ng isang local assembly. Tayo dito, pag nakatipon, limitado tayo sa loob. Ngunit, ang live streaming, abot sa maraming tao, 1,000 ang pwede niyang abutin. Kaya kung baga, iniisip natin, ito na nga ba ang new paradigm? Ito na ba yung bagong modelo? Bagong pattern ng pagsamba na mas marami ang naaabot? Ngunit, ang tanong palagi, ito ba ang disenyo ng Panginoon sa iglesia, sa kanilang pagsamba? Ang pagsamba ba sa Diyos ay nakadepende sa nagbabagong kultura, sa nagbabagong tradisyon, o sa anumang pandemya, anumang sirkumstansya na nangyayari? Pwede bang palitan, baguhin ng katulad ng pandemya ng COVID-19, ang mga katanungang what, who, where, and when ng pagsamba? Yun ang gusto kong talakayin para sa atin sa umagang ito. Gusto kong talakayin natin ang pagsamba at ang kinalaman nito sa kasalukuyang pandemya na kinakaharap natin bilang isang iglesia. Ang gusto kong iabot sa inyo ngayon, walang anumang uri o laki ng krisis katulad ng isang pandemya ng COVID-19 ay makaagaw sa atin sa pribilehiyo at sa kaligayahan ng pagsamba sa ating Diyos. Hindi kaya nitong alisin ang ating dakilang pribilehiyo sa pagsamba sa ating kabanal-banalang Diyos. Maging sa pribado man o sa pangkalahatan sa ating corporate worship, hindi dapat maagaw, maalis sa atin ang ating kagustuhan na sambahin ang Diyos natin. Ngayon, sa Sunday School kanina, kung nasundan ninyo, ay tinalakay ko ang theology ng pagsamba. At pinakita ko doon sa progressive revelation ng Diyos tungkol sa pagsamba. Nakita, bago pumasok ang kasalanan, before the fall doon sa garden, nakita natin nilikha ng Diyos ang tao bilang manggagawa. Sa loob ng 6 araw, isang araw itinabi ng Diyos upang sila ay magsamba sa Kanya. At ang pagsamba doon ay walang problema, walang balakid. Isang malayang pagsamba sa Diyos. Ngunit pagkatapos niyan, pumasok ang kasalanan, yung katanggap-tanggap na pagsamba ay nawala. Ngunit makikita natin sa habag ng Diyos, siya ay nag-i-initiate, nagpapasimula kung paano ang taong makasalanan na nahiwalay sa Kanya ay maaari pa rin sumamba. Kaya nga doon sa bundok ng Sinai, makikita natin doon kung paano inihayag ng Diyos ang pagsambang katanggap-tanggap sa Kanya. Ibinigay niya ang tabernakulo, ibinigay niya yung mga saserdoteng magiging tagapamagitan, ibinigay niya yung mga uri na mga sakripisyo para sa kasalanan. At yun ang paraan na nakikita natin na ibinigay ng Diyos. Yung tinawag na mga anino, tipo lamang at mga anino para sa tunay na substansya ng pagsamba. Dumating tayo sa panahon ng exile, bagamat nawala sa templo ang mga Hudyo,
nandoon pa rin yung habag ng Diyos. Yung mga mananampalataya doon sa Babylonia ay nagtipon pa rin na tinawag na synagogue worship. At mula doon, nakikita natin ang bagong tipan ng pagsamba sa ating Panginoong Hesukristo, na siya ang naging katuparan, ang true substance ng lahat ng tipo at ng mga anino ng lumang tipan. At kanya sa umagang ito, gusto ko pong palawakin ang usapin na yan sa pamamagitan ng ating pag-aaral doon sa transition passage na matatagpuan natin sa 1 Kapitulo 4, 19 hanggang 26. Yung scripture natin, reading kanina, dapat Kapitulo 4, pero naging Kapitulo 1. Pero nandun din yung katotohanan na si Jesus ay sa kanya nahayag ang katotohanan at biyaya. Ngayon, dito po, babasahin ko sa inyo mula versikulo 19, sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, nakikita kong ikaw ay isang propeta. Ito'y dahil sa nagulat ang babaeng Samaritana na batid ng Panginoon kung anong uring tao siya, kung anong uring babae na isang immoral na babae. Inilantad ng Panginoon ang kanyang karumhan sa kanyang kasalanan. Kaya sinabi niya, Ginoo, nakikita kong ikaw ay isang propeta. Sumamba ang aming mga ninuno sa bundok na ito, ngunit sinasabi ninyo na ang lugar na dapat pagsambahan ng mga tao ay sa Jerusalem. Sinabi sa kanya ni Jesus, babae, maniwala ka sa akin na darating ang oras na inyong sasambahin ng Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakikilala. Sinasamba namin ang nakikilala namin, sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. Subalit, dumarating ang oras at ngayon na nga nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Ama, ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Sinabi ng babae sa kanya, nalalaman ko na darating ang Mesiyas, ang tinatawag ni Kristo. Pagdating niya, ay ipahahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako nga iyong kumakausap sa iyo. Manalangin muna tayo, Panginoon. Amin pong ipinagkakatiwala sa iyo ang aming pag-aaral ng iyong salita sa umagang ito. Wala kaming kakayanan sa aming sarili upang mabatid ang mga laman nito, ngunit sumasalalay kami sa pagkilos ng Banal na Espiritu upang kami ay bigyan ng iluminasyon upang maintindihan namin ang bahaging ito. Pinagkakatiwala po namin ito sa iyo ngayon sa ngalan lamang ng Panginoong Hesukristo. Amen. Ngayon ito pong passage ng buong Kapitulo 4. Nung ako po ay nasa kolehiyo, ginagamit ko ito bilang example ng personal evangelism, discipleship. Habang tunay na meron tayong matututuhan dito tungkol sa halimbawa ng Panginoon kung paano niya inabot ang makasalanang babaeng ito na ihatid sa kanyang ebanghelyo, yung pong pangunahing diin ng pangyayaring ito, ng talatang ito, ay hindi sa paraan ng pag-ebanghelismo, kung hindi sa persona at gawain ng Panginoong Hesukristo, kung hindi doon sa katuparan ng pagsambang tinatanggap ng Diyos. Yun po ang diin sa mga talatang ito ngayon. Ngayon, makikita natin dito yung sinasabing deeply moving account ng inkwentro ng Panginoong Jesus dito sa Samaritanong babae sa balon ni Jacob. Makikita po na niya na binahagi ng Panginoong Jesus sa babaeng ito ang tinawag niyang tubig na hindi ka na mauuhaw kailanman pag tinanggap mo ito. At yung babae naging interesado at sinabi niya, bigay mo sa akin ang tubig na ito upang hindi na ako mauuhaw kailanpaman. Naintindihan niya ang ebanghelyo ng Panginoon, ngunit ang ginawa ng Panginoong Jesus, inilantad ang kasalanan ng babaeng ito. Kailangan niya maunawaan ang kanyang kasalanan
upang lubusan niyang matanggap ang kaligtasan sa ating Panginoong Hesukristo. At doon, sa tagpong iyon, pumasok sa isip ng babaeng ito kung nandito nga ang kaligtasan dahil ibibigay ng Panginoong Hesus ang tubig ng buhay sa kanya. Paano? Anong uri ba ng pagsamba ang tama o magiging katanggap-tanggap sa Diyos? Yun ang pumasok sa kanyang isipan pagkatapos niyang marinig ang Ebanghelyo. Ang isip niya, paano kaya tatanggapin ng Diyos ang isang uri ng pagsamba? Bumagabag sa isip niya yan, makikita natin. Kaya tinugon sa kanya ng Panginoong Hesus, ang pagsambang tinatanggap ay yung pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Gusto kong bigyan ng diin po sa inyo, una sa lahat. Yung issue po ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, ito po ay dapat magtulak sa isang tao na nagkaroon ng tunay na pagkaunawa sa Ebanghelyo ay kung paano siya sasamba sa Diyos na katanggap-tanggap. Hindi siya sa titigil lamang na natanggap ko na ang Ebanghelyo ni Jesus at tapos na, ligtas na ako. Hindi. Ang isang taong nakaunawa ng Ebanghelyo, iisipin niya palagi, itatanong, paano ngayon ako makalalapit sa Diyos? Paano ngayon ako tatanggapin ng Diyos sa aking pagsamba sa Kanya? At Kanya ito ang ating titignan ngayon sa atin. Dito sa talatang ito, nahihiyag sa atin ang lumang tipan ng pagsamba at yung bagong tipan ng pagsamba. Gusto kong tignan natin, una sa lahat, ang lumang tipan ng pagsamba na nahihiyag dito. Basahin po natin yung 20. At ito pong sinabi sa atin, ito yung issue sa isip ng babae, sumamba ang aming mga ninuno sa bundok na ito. Ngunit sinasabi ninyo na ang lugar na dapat pagsambahan ng mga tao ay sa Jerusalem. Versikulo 22, sinasamba ninyo ang hindi nyo nakikilala. Sinasamba namin ang nakikilala namin, sabi ng Panginoong Hesus, sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. So ito yung issue po, yung prevailing issue sa isipan na nagbabaffle, nagdadala ng matinding katanungan sa Samaritanong babae. Ano ba ang tamang pagsamba? Ano ba ang pagsambang katanggap-tanggap sa Diyos? Yun ang nasa isip niya. Kaya para sa kanya, merong dalawang uring pagsamba siyang alam na nagpapagulo sa kanya. Yung pagsamba ng mga Samaritano sa Shechem, sa bundok ng Gerizim, at yung sa Jerusalem, yung pagsamba ng mga Hudyo. Alin yan ang tama? Yun ang bumabagabak sa kanya, sa templo doon. At sinabi niya, ang mga Samaritano, sinabi niya, ang aming mga ninuno sa bundok na ito, nandun yung kanyang paninindigan at paninindigan ng bawat Samaritano. Ang bundok na ito'y tinutukoy niya, ang bundok ng Gerizim. Nandun po ang Shechem. At doon, kineclaim ng mga Samaritano, sa Genesis 33:20, doon po nagtindig si Jacob ng altar upang magsamba ang mga tao ng Diyos. Sa bundok na yon. Kaya sinasabi nila, ito ang tamang pagsamba. Ngunit alam natin, ang mga Samaritano ay mga tinawag na apostate. Ito yung Northern Israel na itinakwil ng Panginoon dahil sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyos. Nagtindig sila ng templo kagaya sa Jerusalem dahil sa bundok ng Gerizim. Katulad ng templo sa Jerusalem. Ngunit doon, tinawag sa mataas na lugar na yon, ay nandun yung pagsamba nila sa Diyos kasama ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya sila itinakwil ng Diyos dahil doon, hindi na sila itinuring na bayan ng Diyos. Kaya sabi niya, itong bundok na ito, sa bundok ng Gerizim, nandito ang tunay na pagsamba. Kineclaim nila yung mga patriarka tulad ni Jacob, sila yung nagdala ng pagsamba sa bundok na ito. Ngunit, sa mga Hudyo naman, sinasabi dito na sinasabi niyo na sa Jerusalem ay ang lugar kung saan ang mga tao ay dapat sumamba. Ito yung isang issue ngayon. Sa kabilang banda, mga Hudyo, naniniwala sila na yung tamang lugar ng pagsamba ay nandito sa Jerusalem. Kung saan nandoon ang templo na itinindig
para sa samba, sa pagsamba ng mga tao ng Diyos sa Jerusalem. At yung pagsamba ngayon, nakalimita doon sa gusali ng templo. Makikita natin doon. Kasama dahil yung elaborate na mga disenyo ng templo, nandoon yung mga iba't ibang uri ng mga seremonya, mga ordinansya sa loob ng templong yon. Noong ang mga Hudyo po ay mga Israelita ay kinuha ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Dila na ng Diyos ang bayan niya sa ilang at dumating sila sa bundok ng Sinai. Ibinigay po sa kanila ang tabernakulo, yung dwelling place, na kung saan doon sa tabernakulo pwede silang lumapit sa Diyos, magkaroon ng pagsamba sa pamamagitan ng saserdoteng itinalaga para dito. Ngunit sa panahon po ni David, makikita natin at ni Solomon, iniutos ng Diyos na maitindig ang templo para sa kanya sa Jerusalem. So from tabernacle, tent meeting, napunta na dito sa konkreto na gusali na ginawa ni Solomon para sa Panginoon. E napakaganda kung nabasa niyo sa 2 Chronicles 7, ang sinabi ng Panginoon, yung halaga ng gusaling ito para sa mga Hudyo. Sinabi ng Panginoon, kapag kayo ay mananalangin, dadaing sa akin, sa gusaling ito, sa templong ito, sa building na ito na itinayo para sa akin, at kayo'y magsisisi, mula sa gusaling yan, didinggin ko kayo. Ganun yung significance ng templo para sa mga Hudyo. Nandoon, kumbaga naka-confine doon sa templo, yung kanilang pagsamba sa ating Panginoong Hesukristo at Panginoong Diyos. Kaya nandito yung kaguluhan niya. Kami, naniniwala kami sa bundok ng Jerusalem, sa bundok na ito, ang tamang pagsamba. Ang mga Hudyo, nandoon naniniwala sila na nasa Jerusalem ang tunay na pagsamba. Ang tugon ng Panginoon sa kanya, sa Samaritanong ito, sa versikulo 21, sinabi sa kanya ni Jesus, babae, maniwala ka sa akin na darating ang oras na inyong sasambahin ng Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Yun yung isang bagay na talagang kahayagan ng Panginoon Jesus sa babaeng Samaritanong ito, na hindi na nakakonfine ngayon ang pagsamba sa isang gusali, sa isang templo. Hindi sa bundok na mataas, sa Gerizim. Hindi sa templo doon na nakatindig sa Jerusalem. Ang tunay na pagsamba ngayon, sinasabi niya ay hindi nakabase sa anumang templo, sa anumang building, sa anumang gusali. Sinabi ng Panginoon sa versikulo 22, sinasamba ninyo ang hindi nyo nakikilala. Sinasamba namin ang nakikilala namin sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. Ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus doon, ang mga Samaritano, sumasamba sila sa hindi nila nakikilala sapagkat hindi iniutos ng Diyos sa kanila na itindig ang isang templong sambahan doon sa bundok ng Jerusalem. Hindi ang Diyos ang nag-utos sa kanila para itindig yon. Bagay na yon. Kaya yung Diyos na kanilang sinasamba, hindi nila nakikilala sapagkat hindi galing sa Diyos ang utos na magtayo sila ng gusali. Ngunit sinabi nga ng Panginoon, sinasamba namin bilang mga Hudyo, sinasamba namin ang nakikilala namin sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. Nakikilala sapagkat ang templong itinindig sa Jerusalem ay utos ng Diyos. Ang bawat disenyo nyo, ang detalye ng gusaling ito ay iniutos ng Diyos na itindig nila upang ibigay ng Diyos ang kanyang espesyal na presensya sa kanila. E yun ang isang katotohanan at ang Mesiyas ay magmumula mismo sa lahi ng mga Hudyo. Ayun ang isang maliwanag dito na makikita natin. Kaya sinabi niya ang kaligtasan ay sa mga Hudyo. Dito si Jesus ay kanyang ipinagtibay ng ang mga Hudyo ang may totoo
at tamang paraan ng paglapit sa Diyos, pagsamba sa Diyos na katanggap-tanggap. At yung paraan ng pagsamba ng mga Samaritano, eh hindi yung katanggap-tanggap. At kung papansinin ninyo ang passage, yung babaeng Samaritano ay nag-concede siya. Hindi siya nagreklamo sapagkat alam niya, totoo nga ang sinabi ni Jesus, hindi iniutos sa amin magtindig, kaya hindi namin kilala kung sino sinasamba namin. Iniutos sa mga Hudyo sa Jerusalem na itindig ang templo at ang Diyos ang nagbigay ng detalye ng disenyo nito, kaya nakita niya, nag-concede siya, yun ang tamang paraan ng pagsamba sapagkat yun ang paraan ng Diyos. Ang mga Hudyo, meron silang templo na iniutos nga. Ito yung lugar ng espesyal na presensya ng Panginoong Jesus at ng Diyos na kanilang mararanasan. Ang lugar na maaari silang sumamba ng katanggap-tanggap ayon sa kautusan ng Panginoon. Ito yung paraan sa lumang tipan kung paano tatanggapin ng Diyos ang pagsamba. Ito ay ibinigay niya sa mga Hudyo. Ang pagsamba doon sa loob ng templo na kanyang ibinigay sa kanila. Mula dito makikita natin ngayon, si Jesus, sinabi niya dito sa Samaritanang babaeng ito na merong pagsamba ngayon na hindi na katulad ng pagsamba sa lumang tipan. Meron ng bagong tipan ng pagsamba na meron tayo ngayon. Sinasabi ng Panginoon sa versikulo 23, subalit dumarating ang oras at ngayon na nga nasasambahin ang mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Itong maliwanag na inilatag ng Panginoong Jesus sa babaeng ito, ito na yung pagsambang tinatanggap ng Diyos. Yung mga tunay na mananamba ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Napakaganda ng sinabi sa ng Panginoong Hesus dito sa babaeng ito. Versikulo 21, sinabi sa kanya ni Hesus, babae, maniwala ka sa akin. Eh, napakahalaga nun, ano? Dito, ipinofocus ng Panginoong Hesus ang atensyon ng babaeng ito kay Hesus. Siya itong nagdala ng bagong tipan ng pagsamba, kaya sinasabi, maniwala ka sa akin. Ako itong nagsasalita sa iyo ngayon. Ito ang uri ng pagsamba na katanggap-tanggap ngayon. Ito ang kanyang sinabi. At makikita natin, pagkatapos, maya-mayang konti, makikita natin na dahil na-confront ang babaeng ito sa mga katotohanan ng sinabi ng Panginoong Hesus sa kanya, inisip niya, teka muna, naniniwala kami, may darating na Kristo. Paparito ang Mesiyas, ang tagapagligtas. Alam namin siyang maghahayag sa amin ng lahat ng mga bagay. Kaya itinanong niya ito, sinabi niya, alam namin na ang Mesiyas ay darating. Pag dumating siya, sasabihin niya ang lahat sa amin. At anong naging tugon ng Panginoon sa versikulo 26? Sinabi niya, ako nga iyon na kumakausap sa iyo. Grabe, no? Espesyal na kaparaanan kung papaano personal na inihayag ni Jesus ang kanyang persona sa babaeng ito. Naghihintay kayo ng Mesiyas, naghihintay kayo ng Kristo na magpapahayag ng lahat ng katotohanan sa inyo. Ako nasa harap mo, kausap mo ngayon. Ako nagsasalita, ako naghahayag sa inyo ng katotohanan. Maniwala ka sa akin. Mga kapatid, ito isang bagay na dapat natin tignan nang may kaseryosohan sapagkat ang nagsalita dito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo, umalis ang Samaritanong babae, convinced siya eh. Kasi narinig niya na ang Kristo, si Jesus. Pumunta sa kanya mga kababayan at kinwento niya kung anong ginawa ni Jesus sa kanya. At sabi niya, tignan natin itong Kristong ito, marahil ito yung inihintay ninyo. Puntahan natin siya. Dalawang bagay din ang makikita natin tungkol sa katanggap-tanggap na pagsamba. Kailan magaganap ito? Yun ang isang una. Pagkatapos, saan lugar ito? Yun ang pangalawang tanong. Kailan magaganap ito? Ay ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa versikulo 23, subalit dumarating ang oras at ngayon na nga
Kailan ikanya? Hindi pa ba dumarating ito? Sinabi ng Panginoon, ang oras ay darating at ang oras na yon ay itong oras na ito, ngayon na yan. Ito yung sinasabi niya, alam niyo, yung katanggap na pagkabsamba dahil ang anak ng Diyos ay pumarito na, the incarnate Son of God has come in the flesh, the full revelation of God, this hour has come. Yun ang sinasabi ng Panginoon dito. Kailan yun? Sa pagdating ng Mesiyas, pumarito siya, nagkatawag tao, ngayon itinitingdig niya ang bagong tipan ng pagsamba. Si Kristo ang tunay na nagdala ng katanggap na tanggap na pagsamba sa Diyos. Isang katotohanan alam natin na ang Panginoong Hesus dito ay kanya pang tutuparin ang lahat ng katwiran, dadako siya sa cross upang maging minsanang sakripisyo para sa mga makasalanan sa kanyang bayan. Kanya itong seselyuhan ng kanyang pagkabangon muli sa mga patay. Ayun ang makikita natin, babalik siya sa langit, luluklok siya doon bilang ating dakilang saserdote upang sa gayon siya ang magiging tagapamamagitan natin dito sa bagong tipan ng pagsamba. Pero ang sinasabi ng Panginoong Hesus, gagawin ko pa yan, pero dahil nandito na ako, ang realidad ng mga gaganapin ko ay nandito na. Ang tanggap na pagsamba ay nandito na dahil nandito na ako. Sabi niya sa babae, nagsasalita ako sa iyong harapan. Pagkatapos, saan daw ikanya yung lugar? Maliwanag, sinabi ng Panginoon, mga Samaritano, mali sila. Ang Hudyo ang tama, sinasabi niya. Pero ang sabi niya ng Panginoon, maging Hudyo, maging Samaritano, maging sino mang hentil, sinasabi sa atin dito ng Panginoon, ay maaaring sumamba at tatanggapin ng Diyos po ah, tumatalon eh, napipindot ko bigla. Sinasabi ng Panginoon ng mga Samaritano ay mali, mga Hudyo, tama, nasa kanila ang tamang katanggap na pagtanggap na pagsamba doon sa templo. Pero sinabi rin ng Panginoon, the place do not matter anymore. Whether the temple in Jerusalem or the temple doon sa high mountain, sinasabi niya, that will not be the basis then by which God will accept worship. Hindi na yun ang basehan, ang sinasabi ng Panginoon ngayon dito. Saan mang lugar, Hudyo, Samaritano, mga hentil, pwedeng sumamba na tatanggapin ng Ama. Maaring nasa ilalim lang ng puno, nasa isang bahay, o di kaya'y garahe. Alam ninyo, doon sa Iligan, nag-umpisa yung Reformed Baptist Church yon sa garahe lang. Maliit, ganyan. Kaya para makarating ka sa upuan, tatalon ka, tahakbang mo yung mga upuan, dahil napakaliit eh. Talaga ganon. Sila, pero napakaganda ng gusali nila ngayon sa Iligan. O maaaring sa gusali katulad nitong, pero ang katanggap-tanggap na pagsamba ay hindi na nakabatay sa isang gusali. Sa anumang lugar, maski saan ito, ang maliwanag na implikasyong makikita natin dito, hindi na ang anumang pisikal o material na templo ang lugar para magkaroon ng katanggap-tanggap na pagsamba kung hindi sa spiritual temple ang iglesia. Ang mga tao ng Diyos na nagkakatipon ngayon, saan mang lugar, saan mang gusali o ano pa man, sila'y tatanggapin ng Diyos ngayon dahil sila ang bayan ng Diyos na tinatawag
na espiritual na templo ng Diyos, ay maliwanag yan doon sa ating sa 1 Corinto 3:16. Ang espesyal na presensya ng Diyos ay nandito na ngayon sa mga tao, sa mga mananampalatayang nagkakatipon. Wala na sa gusaling ito. Nung ako'y katoliko pa talaga, sabihin ko sa inyo, pag nakakapasok ako ng malalaking katedral, ando kagad yung damdamin ko, banal na ako. Kasi ang ganda, yung tunog na umi-eko-eko dahil sa laki ng lugar. Maski na yung pagtunog ng mga ibong maya na nandoon sa loob ng templo, pakiwari ko'y banal na ako. At ang Diyos ay nandito sa gusaling ito. Eh, napakalaking kasinungalingan pala noon. Maski anong ganda, anong uring gusali ang puntahan mo, wala roon ang katanggap-tanggap na pagsamba. Sapagkat ang pagsambang katanggap-tanggap ay nasa mga tao ng Diyos. Nasa kanila na nagkakatipon. Saan mang lugar, yun ang katanggap-tanggap na pagsamba. Ngunit sinabi nga niya dito, yung gusto kong sa loob ng 15, pasensya, late na ako nagsimula, 15 minuto. Gusto kong tignan natin mabuti ngayon. Ito yung katanggap-tanggap na pagsamba ngayon. Ito yung pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Gusto kong ipakita una lahat sa inyo na ang tunay na pagsambang katanggap-tanggap ay nandoon sa kalalagayan ng sumasamba, sa kanyang niluloob sa pagsamba. Kaya nga sinabi, worship in spirit. Hindi po ito yung banal na Espiritu, kundi yung Espiritu ng mananamba. Yung kanyang kalalagayan, alam po ninyo ang salitang ginamit dito sa buong talatang ito. 9 beses ginamit ang salita sa Griyeg, proskuneo. Yun po yung salitang pagyukod sa pagsamba, pagkakaroon ng makadiyos na pagkatakot, paggalang sa Diyos, pagturing sa Diyos na pinakamataas sa lahat. Isang pagsamba na nagyuyukod sa sarili dahil lumaharap siya sa isang karapat-dapat na Diyos. Yun po yung ginamit dito. 9 beses yan dito, proskuneo. Yun po ang sinasabing uri ng pagsamba dito. Ngunit ang ganyang pagsamba, sinabi niya dito, ay sa Espiritu. Isang pagsamba na kung saan hindi na siya pinamamahalaan o ginugovern ng gusali, ng material o physical na gusali, hindi na mga seremonya na nakikita natin kagaya sa lumang tipan. Dito, yung sinabi niyang Spirit, ay ito yung laban doon sa mga nakikita lang ng mata, na hawakan ng kamay, yung mga seremonya, yung gusaling magaganda. Hindi na po doon. Hindi na po doon sa pomp of external worship. Sinasabi niya, na nakumpain sa isang building. Ang pagsamba sa Espiritu ay nandoon sa mananamba, sa kanyang kalalagayan, sa harapan ng Diyos na karapat dapat sambahin. Nakabata ito sa versikulo 24, sapagkat nandoon yung doktrina na ang Diyos ay Espiritu. Sinasabi po sa atin dito kung bakit ang tao, ang bawat mananamba ay hindi dapat siya sumasamba sa mga bagay na nakikita niya o nahahawakan niya, sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Isang malaking kamangmangan at kasalanan na isipin na pwede mong sambahin ang Diyos sa mga nilikha niya. Isang ignoranteng pamamaraan ng pagsamba na akalain mo na pwede ang mga nilikha ng Diyos ay maging paraan upang ikay makapagsamba ng katanggap-tanggap sa inya, sa kanya. Hindi po natin makikita, ito pong sinasabi sa ang Diyos ay Espiritu. Huwag mo siyang sambahin sa mga bagay na pwede mong makita, pwede mong mahawakan. Ito po yung mga, nung nasa Katoliko ako, talagang kinikilabutan ako pag yung mga life-size na rebulto pumaparada. And then, sa panahon ng pandemya, kinikilabutan ako dahil nagpaparada sila, nabuhay yung mga santong patay na ng maraming taon.
ng daan-daang taon, binubuhay nila at ito, panalangin mo kami, nagiging mediators ang mga saints. At merong santo na nabuhay ngayon, Saint Corona. Tagal lang patay yun eh. Binuhay nila sapagkat may coronavirus ngayon. So merong mediator na Saint Corona. Eh, talagang malaking kamangmangan na para isipin mo na ang Diyos na Espiritu ay pwede mo siyang sambahin sa mga bagay ng pansanlibutan. Maliwanag, sinabi ni Pablo sa Acts 7:48, as He is such a Spirit, sinabi dito, He dwells not in temples made with hands. Meron pa bang mas maliwanag diyan? Pwede mo bang i-confine ng Diyos sa isang gusali kagaya nito? Sinabi niya, no, He is Spirit. He dwells not in temples made with hands. And then sinabi niya doon sa Acts 17:25, di ba nandoon yung mga taga-Atenas na mga pagano talaga, maraming Diyos-Diyosan sila. Sinabi sa verse 25, neither is worship with man's hands as though he needed anything, seeing he giveth to all life and breath and all things. Ang Diyos ay hindi mo pwede siyang sambahin sa mga bagay na ginawa ng tao. Ang maliwanag na puntos dito sa bagong tipan ng pagsamba ay concern ng Panginoon, hindi sa gusali, kundi sa mga taong sumasamba. They worship in Spirit. Yung state ng puso ng mananamba. Hindi po ito yung feel-good worship na kung masaya ako, sasamba ako sa Panginoon, kung ano makakapagpasaya sa akin, hindi po. Kundi yung buong pagkatao, yung kanyang niluloob sa harapan ng Diyos na kanyang sinasamba. Basahin ninyo sa Marcos 7, verse 6. Sinabi dito sa atin, well did Isaiah prophesy of you hypocrites, mga pariseyo, kinakausap niya. Sinabi niya, as it is written, the people honors me with their lips, but their hearts is far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of man. So yung pagsamba, pagsamba sa labi, hindi sa puso. Ito yung ganyan, hindi po tinitignan ng Panginoon yung ating mga outward form of worship, kung hindi yung puso ang tinitignan niya. Tama ba ang kalagayan ng puso mo sa pagsamba? Sapagkat yan ang bagong tipan ng pagsamba, pagsamba sa Espiritu. Kaya nga sinabi ni Pablo sa Romans 12:1, sinabi, I appeal to you, brother, poor brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. So mga kapatid, ito yung ating pagsambang inaasahan ng Panginoon ngayon, na dadalhin natin ang ating buong pagkatao sa Kanya, naglilingkod, yumuyukod sa Kanya. Ito po yung spiritual worship natin. Now, anong mga lesyon matututuhan natin dyan? Ang pagsamba sa Espiritu ay pagsamba na kung saan ang mananamba ay handa sa kanyang puso na maghandog ng isang sincero at tapat na pagsamba sa Diyos. Yun ang unang makikita natin sa pagsamba sa Espiritu. Na sa tuwing lalapit ang isang tao sa kanya, ay sincero niya, nakahanda ang kanyang puso, ang kanyang buong pagkatao, na ko ay lalapit sa Diyos upang magyukod ng sarili ko sa kanya sa pagsamba. Ang ibig ding sabihin niya na ang mananamba ay tinuturing niya na siya ay talagang makasalanan sa harapan ng Diyos na banal sa lahat. Yun po yung pagsamba sa Espiritu. Alam niya kung sino siya isang makasalanan sa harapan ng banal, banal, banal na Diyos. Kinikilala niya yan. Yun po yung pagsambang nakatuon doon sa kalalagayan ng sumasamba sa harapan niya. Ito rin ay kinikilala ng isang mananamba na ang Diyos ay Espiritu. Walang amount ng anumang pisikal o material na bagay ay maaaring tumulong sa kanya sa pagsamba. Minsan, meron tayong ganun, di ba? Iniisip natin, may mga bagay
na makakatulong sa pagsamba natin para tanggapin ng Diyos? Wala! Ang Diyos ay Espiritu. Sinasamba natin siya ng ating buong puso sapagkat ang pagsambang ito ay pagsamba sa Espiritu. Ang isang sumasamba sa Espiritu, sinasabi sa atin dito, conscious siya na lumalapit siya sa banal na Diyos. Sa Diyos na kanyang nakikilala. Yun po ang isang taong sumasamba sa Espiritu. Nakikilala niya ang halaga ng Diyos. Nakikilala niya kung sino ang Diyos na kanyang sinasamba. Ibig sabihin, hindi siya magbabaliwala. Hindi niya ituturing na nonchalant ang paglapit sa pagsamba, indifference yung paglapit sa pagsamba, o trivial ang paglapit lang sa pagsamba. Hindi niya ituturing na ang araw ng pagsamba ay parang pagkasinipag ako, okay, pupunta ako doon. Ang pagsamba ay isang obligasyon, isang responsibilidad ng isang mananampalataya upang siya ay makapagandog ng pagsamba sa Espiritu. Ibinibigay niya ang kanyang sarili sapagkat kilala niya kung sino ang kanyang Diyos na kanyang sinasamba. Minsan, tulad ng sinabi ko sa Sunday School, ang mga mananamba ngayon na iniisip nila, anong makukuha ko sa pagsambang ito? Mabe-bless ba ako? Maliligayahan ba ako pag sumamba ako? Hindi nila nakikita ang pagsamba ay tungkol sa Diyos, hindi tungkol sa mananamba. Yun ang damdamin ng pagsamba sa Espiritu. Iniisip niya, paano niya lulugurin ang Diyos niya sa pagsamba? Paano niya paliligayahin ang Diyos niya sa pagsamba? Paano niya ibibigay ang kanyang sarili upang sabihin ng Diyos sa kanya, ang iyong pagsamba ay kalugod-lugod sa akin? Sino man, sinabi ni A.W. Tozer, na sino mang humanap sa akin na ang layunin ko ay anong makukuha niya, ay hindi niya matatagpuan ng Diyos. Hindi niya matatagpuan ng Diyos. Ngunit kung alam mo, lumalapit ka, dahil ang Diyos ay karapat-dapat, matatagpuan mo siya. Yun po yung pagsamba sa Espiritu. Pangalawa, yung pagsamba sa katotohanan. Ang tunay na pagsamba ay nakasentro kay Kristo. Kaya ito ay worship in the truth o in truth. Yung katotohanan po dito, yung katotohanan na kung paano ginamit ni Apostol Juan ang salitang truth, katotohanan sa kanyang Ebanghelyo sa John 1:17, yung binasa kanina sa atin ni Pastor Ismael, grace and truth came through Jesus Christ. Siya yung embodiment, the full revelation of God in the flesh. Alam mo yung context ng chapter 1, di ba? The incarnation of the Son of God. The God who became flesh and dwelt among us. Siya yung nagdala ng biyaya at ng katotohanan sa atin. John 14:6, sinabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Is to worship in truth is to worship in Christ because He is the truth. Hindi ito yung truth laban sa kasinungalingan o false. Kung hindi ito yung truth bilang katuparan ng mga kopya, ng mga tipo at mga anino lang ng lumang tipan. Truth as the true substance ng pagsamba. Si Kristo ang tunay na substansya ng pagsamba sapagkat siya ang katuparan ng lahat na ibinigay ng Diyos sa Israel bilang mga tipo lamang at mga kopya sa lumang tipan. Kaya yung panglabas na pagsamba ng lumang tipan, pangsamantala lang yun eh. Wala na po iyon. Ang priesthood, ang sacrifices, ang mga tipo, yun ay mga tipo lang at mga anino na nagkaroon ng kapuspusan sa ating Panginoong Hesukristo. Kung babasahin niyo po ang aklat ng Hebrews, mag-umpisa kayo mula kapitulo 7 hanggang kapitulo 10, makikita niyo po ang mga katotohanan yan. Ang maliwanag na puntos na gusto kong dalhin sa inyo, yung mga spiritual na realidad na sinisimbolo doon sa lumang tipan ng pagsamba na katanggap-tanggap
Ngayon, ito na yung tunay na katanggap-tanggap sa New Covenant worship, pagsamba sa Espiritu at katotohanan sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung bagong tipan na pagsamba, Christ-centered po iyan. It is centered upon the person and work of Christ. So isipin natin tuwing sumasamba tayo, hindi ito isang pagsamba lamang. Meron tayo ngayon access sa Panginoon. Nakalalapit tayo ngayon sa Kanya dahil lamang sa ginawa ni Jesus doon sa cross ng Kalbaryo, ng Kanyang inihandog ang Kanyang sarili, minsanan para sa kasalanan ng Kanyang bayan. At tayo ay makalapit na sa Kanya ng buong puso. Eh, hindi ba, yan ang sinabi sa atin na implikasyon ng sumulat ng Hebreo, yung talatang ipinangaral ko nung nakaraang linggo sa Hebrews chapter 10 and then verse 19. Ito po ang sinabi sa atin dito. Kaya mga kapatid, yamang meron tayong pagtitiwala na pumasok sa sanktuaryo, meron na daw tayo ngayon sa New Covenant worship. So hindi na natin kailangan ng mga saserdoteng tao, human priests. So hindi na natin kailangan yung physical na templo sa Jerusalem. So hindi na natin kailangan yung mga animal sacrifices, lahat ng iyon makikita natin. Bakit? Nakakapasok na tayo ngayon ng malaya sa pamamagitan ikanya ng dugo ng ni Jesus. Yung dugo niya na kanyang ibinuhos bilang sakripisyo na naghugas sa ating mga kasalanan. Yun ang dahilan kung bakit nakalalapit tayo ng malaya sa kanya ngayon. Yun ang dahilan kung bakit tayo may katanggap-tanggap na pagsamba. Ito'y dahil lamang sa ginawa ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo. Pagaganda ng mga sinabi niya diyan, kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan. Sa lumang tipan, tinawag yung luma kasi mga anino lang yun at mga tipo. Ito ngayon ay bago at buhay. Yung luma, hindi talaga sila nakakapaghandog na makakapag-alis ng lahat ng kanilang kasalanan. Yung mga saserdote, kailangan muna niya maghandog para sa kanyang sarili taon-taon bago siya maghandog para sa mga tao. Hindi tunay na makakapagbigay ng kaligtasan. Pero sinabi sa atin dito, si Jesus, kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid ay sa kanyang laman. At yamang meron tayong isang pinakapunong pari sa bahay ng Diyos, tayo'y lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya na ang mga puso ay winisikang malinis mula sa isang masamang budi at nahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Maganda po ito para sa ating lahat. Alam po ninyo kung bakit tayo nakalalapit ngayon ng isang paglapit na tinatanggap ng Diyos sapagkat dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin, tayo'y lumapit na may tapat na puso. Yun yung issue dito. That is worship in the Spirit. Tayo'y lumapit na may tapat na puso dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Hinugasan niya tayo sa ating mga kasalanan. Ito pong dalawang fundamental truths na ito. Requirement for an acceptable worship. Ito yung hinahanap para sa isang pagsambang katanggap-tanggap. Pagtanggap sa Espiritu, pagsamba sa Espiritu at pagsamba sa katotohanan. These are two unchanging mark of an acceptable worship. Hindi mababago ito, magkaroon man, meron man pandemya o wala. Hindi po mababago ang katanggap-tanggap na pagsamba sa ating Diyos. Pagsamba sa Espiritu. Yung buong pusong pagsamba na kumikilala kung sino tayo sa kanyang harapan. Pagsamba sa katotohanan dahil si Kristo ang katotohanan. Ang lahat ng kanyang ginawa ay dagdala sa atin upang ang bagong tipan ng pagsamba na katanggap-tanggap sa kanya ay maging posible.
Now, gusto kong pakita sa inyo ito. This is all because of God's mercy, sabag niya. No one among us deserve this. Walang sino man sa atin may karapatan para sa ganitong pribilehiyo. Now, if you don't see that, you still don't understand what Christ has done. Bakit siya pumarito, nagsakripisyo ng kanyang sarili upang ika'y makalapit ng isang pagsambang katanggap-sanggap sa kanya? It is because of His mercy and mercy alone. Sapagkat kung hindi niya binuksan yan para sa iyo at para sa akin, mananatili tayong nasa kadiliman. Mga pagsambang hindi maaaring tanggapin ng Diyos ng lubusan. Makikita po natin yan. Sana makita natin. Magpasalamat tayo sa Diyos natin, sa ating Panginoong Hesukristo, na siyang dahilan ng ating pagsamba bilang isang iglesia. Now, totoo din ito, maging sa private worship, maging sa corporate worship, in your own private worship, you can meditate, you can pray, because you know, yung puso mo, you worship in spirit and in truth, because you know, you can now come before God, meditating upon His Word, because you know that Christ is the truth. COVID-19. Nag-intrude dito sa ating pagsamba bilang iglesia. Hindi na tayo makapagsama-sama sa pagsamba at tayo ngayon ay nandito lamang sa live streaming. Gaano man nating kagusto magsama-sama, tayo ay napipigilan ng nakamamatay na virus. Kaya hindi ko kasama yung pamilya ko ngayon, mas mahigpit na. Hindi ka pwedeng magkaroon ng angkas o pasahero sa loob ng sasakyan. In fact, ako nga ay delikado dahil wala naman, hindi naman ako frontliner. Wala ako sa medical profession, hindi ako nurse, hindi ako nagtatrabaho sa ospital. Pero, pwede kong pangalandakan ako isang pastor. Pupunta ako sa church upang bigay ko yung mensahe sa aming mga tao sa pamamagitan ng live streaming. Yun lang ang aking hinahawakan. Kaya pumarito ako maski merong lockdown. Wala naman pala sumita. Sabi ng pamilya ko, sana sumama na kami sa iyo. Yun ang balita kasi kailangan tayo mag... Baka pag ako'y nahuli, 1,000 kada huli, pagkatapos kayo ay iuwi sa bahay, maglalakad kayo, ako'y maaari pang makulong pagka sinuway ko ng sinuway yun, mahirap naman. Sila na natili lang sa bahay. Pero should, ito bang pandemya ng COVID-19? Itong sirkumstansya natin ngayon, dapat ba itong pumigil sa ating pagsamba sa Kanya? Hindi dapat. Dapat tayong patuloy na sumamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. God is not telling us, stop worshiping me because of pandemic. God is telling us, worship me now even more because of the pandemic. Because this is the time when you will know that I am with you. Nakalulungkot, merong akong natanggap isa sa katanungan sa lesyon ko nung nakaraang linggo na naguguluhan siya dahil sa tingin niya yung Amos 5 ay applicable sa ating panahon ngayon na hindi tinatanggap ng Diyos ang anumang pagsamba ng iglesia. Sa panahon ni Amos, pinarurusahan ng Diyos ang bayan niya dahil sa kanilang kasalanan, kaya hindi tinatanggap ng Diyos ang kanilang pagsamba. Pero wala pong pandemya noon. Ngayon, tayo'y pinipigilan ng pandemya at hindi sinasabi ng Panginoon sa atin, tumigil kayo sa pagsamba kasi hindi ko tatanggapin ang inyong pagsamba. Kung hindi, bagkus ito'y nagbibigay sa atin ng masidhing kagustuhan na lalo pa nating sambahin ang ating Diyos. Ang pandemya ay talagang tumatawag sa atin na magkaroon tayo ng seryosong pagsisisi sa ating mga kasalanan at pag-renew ng ating relasyon sa Diyos. Ngunit, a pandemic ought to drive us, to drive a believer or every believer to be on his knees before God to worship. Yun ang dapat sa ating lahat.
Kaya nga sinabi ni John MacArthur, the source of most of the problems people have in their Christian lives relates to two things. Either they are not worshiping 6 days a week with their lives, or they are not worshiping 1 day a week with the assembly of the saints. We need both. Even in the midst of a pandemic, kailangan maging masigasig tayo sa pagsamba. Meron tayo ngayon, live streaming, isang temporary, pangsamantalang setup natin para pag makapagpatuloy tayo sa pagsamba. Malayo yan sa ideal. It's far from ideal. Hindi ito yung gather church sa live streaming. Pero ito'y probidensya ng Diyos na ibinigay sa atin. Maaari pa rin natin siya sambahin sa Espiritu at katotohanan. Saan man tayo naroroon, sa mga nasa loob ng gusaling ito, kapatid, kung saan ka man naroroon ngayon at nakikinig at sumasamba kasama, pwede mo pa rin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Bagamat hindi ito yung ideal na dapat nandito tayong lahat. Ang COVID-19 dapat magdala sa atin to upang seryosohin natin ang pagsamba. It's a time of self-examination. Marahil, pinakikita ng Panginoon, ano ba yung ginagawa mo? Ano bang pagturing mo sa pagsamba noong walang COVID-19? Sumasamba ka ba talaga sa Espiritu at katotohanan? Handa ba iyong puso na sumamba? Itinuturing mo ba napakahalagang bahagi ng iyong buhay at ng iglesia ang pagsamba? Ipinakikita sa atin na ito yung panahon, siya sa atin natin ang ating mga sarili. Pinakikita sa atin gaano mo kakilala ang Diyos at ang Panginoong Jesucristo. Gaano mo nauunawaan meron kang isang dakilang sesordote na namamagitan para sa iyo tuwing ika'y lalapit. Ang pandemya, sana'y lobby ng Panginoon na ito na'y matapos. Makabalik na tayo sa ating sama-samang pagsamba. Ngunit sana'y natutuhan na natin kung paano tayong dapat magtrabaho na sumamba sa Espiritu at katotohanan. Lalo tayong lumago sa larangan ng ating pagsamba sa ating Diyos. Kaya kung may kinakausap akong di mga mananampalataya sa umagang ito, this is acceptable worship ang pinag-uusapan in the new covenant in because dahil sa Panginoong Jesucristo. Now, if you are an unbeliever, you have no part in an acceptable worship. Hindi mo siya maaaring sambahin sa Espiritu at katotohanan sapagkat si Kristo at ang kanyang kaligtasan ay estranghero para sa iyo. Siya'y hindi mo tinitignan bilang handog sa iyong kasalanan. Siya hindi mo tinitignan bilang isang namatay, nagbuhos ng kanyang dugo upang ikay makalapit ng malaya sa kanya sapagkat hindi mo siya itinuturing ng iyong sariling Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Nawa ang pandemyang ito ng COVID-19 ay magmulat sa iyo na si Kristo lamang ang kailangan mo upang tanggapin ng Diyos ang iyong pagsamba. Sa mga kaibigan namin, nakikisama sa pagsamba, sa live streaming, saan man kayo naroroon, sana pag natapos na ang pandemya, pumunta kayo dito, sumama sa pagsamba. Kung may iglesia kayong kasapi kayo, sumama kayo sa pagtitipon sa pagsamba doon. Sana gawin ninyo yan, mga kapatid. Manalangin po tayo. Manaming Diyos, kami po ay nagbababa ng aming mga sarili, who is sufficient for all these things. Panginoon, napakakapos ng aming pagsamba sa iyo. Kadalasan talaga, iniisip lang namin ang aming sarili sa pagsamba, pero O Diyos, ikaw ang dapat na nasa isip namin una sa lahat. Ikaw dapat ang aming nilulugod sa pagsamba. Tulungan mo kami na makapagsamba ng sa Espiritu at katotohanan. Mailagak namin ang buong sarili namin sa iyo sa pagsamba ng merong pagpapakumbaba, paggalang, pagkakaroon ng isang makadiyos na pagkatakot sa iyo. Tulungan mo kami na palaging sariwain ang ginawa ng Panginoong Jesus, ang katotohanan na naghatid sa amin ng pagsambang katanggap-tanggap dahil sa kanyang ginawa, Panginoon, para sa amin.
At kung meron po kaming mga kaibigan na malayo pa sa iyo, sana ito din yung panahon na gumising sa kanilang mga kalalagayan. Sapagkat hindi sila magkakaroon ng anumang pagsambang katanggap-tanggap maliban na makilala nila si Jesus sa buhay nila bilang Panginoon at tagapagligtas. Na makilala nila na si Jesus lamang ang tanging paraan upang sila ay makalapit sa iyo sa isang buhay at bagong daan sa pagsamba. Salamat po. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Now,